My God, I hate drugs. Inulit naman ang Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sesyon na gamitin ang gasolina bilang alternatibong disinfectant laban sa COVID. Sinabi ng presidente na hindi siya nagbibiro ng ibida ang bisa ng gasolina sa pagpuksa ng virus. Ang kaparehong advice ay unang pinalutang ng Pangulo noong July 2020. Ayon sa Pangulong Digong, kumpara sa tubig, mas mainam na panghugas ng kamay ang gasolina upang matanggal ang virus. Idinagdag pa ng presidente na kung walang available na alcohol, ayun, kung walang available na family alcohol, kanyang inirekomenda ang gasolina bilang alternatibong disinfectant kontra virus. Hinamo naman ni Davao City Representative Isidro Ungab si AXIS Representative Eric Yap na patunayan ang kanyang akusasyon kaugnay ng kontrobersyal na pension and gratuity fund ng mga retired police at military personnel. Sa kanyang privilege speech, mariing itinanggi ni Ungab ang alegasyon ni Yap na may ginawang 70 billion peso budget cut sa pension at gratuity pay na sa ilalim ng 2020 General Appropriations Act. Noong panahong yun kasi, si Congressman Ungab ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Pinayuhan naman ni Ungab ang kasalukuyang chairman ng makapangyarihang komite na si Eric Yap. Dapat mag-fact-check bago gumawa ng anumang akusasyon. During this altercation, he pointed an accusing finger to the former appropriations chair as the one who deducted around 70 billion pesos from the pension and gratuity fund in the 2020 budget. Let me make this clear. I strongly deny this allegation and I challenge the present chairman of the Appropriations Committee, Congressman Eric Yap, to check his facts first before making any precipitate accusation. Una rito, kinestyon ni Anak Kalusugan Representative Mike Defensor ang 20 billion peso budget cut ng 2021 General Appropriations Act na sinalag naman ni Congressman Yap at sinabing ginamit ito para sa COVID-19 response. Pinayuhan naman ng Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Leni Robredo na manahimik na lamang kung wala rin namang sasabihing tama. Ito'y may kaugnayan sa pahayag ni VP Leni na dapat reviewin muna ang ng Health Technology Assessment Council ang 600,000 doses ng Sinovac vaccine mula China. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, hindi naman kailangan ng Sinovac vaccine ang rekomendasyon mula sa H-Stock dahil donasyon lamang ito ng Chinese government at hindi binili ng Pilipinas. Aminado ang Pangulong Duterte na nagalit siya sa Vice Presidente dahil hindi niya nito binabasa ang batas at nagdudulot lamang umano ang pahayag ni VP Leni ng pagdududa ng publiko sa COVID-19 response ng pamahalaan. So I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, he just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna o hindi magbasa siya, siya mismo. Ikaw, ma'am, ang magbasa and take notes of the important or salient points of the law. Otherwise, I said, a misplaced comma could change the meaning of everything. Nasa 44,000 doses na ng COVID-19 vaccine ang na-administer sa bansa. Ito naman ang ulat ni Vaccine Czar Carito Galvez sa televised meeting sa Davao City kagabi. Prioridad pa rin bakunahan kontra COVID-19 ang mga medical frontliner. Ayon kay Secretary Galvez, sa kabuuan ay meron na ang Pilipinas na 1,125,600 doses na bakuna gawa ng Sinovac at AstraZeneca. So kung makikita po natin ang ating global vaccination, meron po tayong 300 million plus. At ngayon po, Mr. President, ay tumaas po yung tinatawag nating daily rate natin na 7 million. And then ang nakakatuwa po ay nakasama na po ang Pilipinas sa mga numero at meron na po tayong more or less 44,000 na doses na na-administered. At yung ating doses ay na-delivered na po sa mga vaccination site, mga 463,000 plus.
Araw ng lampas sa 3,000 ang daily COVID-19 cases sa bansa, pero ayaw pa itong tawaging surge o second wave ng gobyerno at hindi pa raw kailangang higpitan ang community quarantine. Pero inatasan na ang pulisya at mga lokal na pamahalaan na paigtingin ng pagpapatupad ng minimum health standards. Babala ng Okta Research Group, posibleng umabot sa 4,000 ang daily COVID-19 cases sa susunod na linggo. Pero para kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagtaas ng mga kaso ay dahil sa pagiging kampante ng mga tao noong holiday season. Kaya may apela ang Pangulo sa publiko. Kasi ng mga holidays, dikit-dikit ng ang tao. Ito na yun ngayon. Ito na ngayon ang resulta. Taas na. Kasi you abandon the protocol. That's number one. Kasi kung magmaskara ka lang, tapos may face shield ka, imposible na mahawa ka. Huwag mo lang gamitin yung kamay doon sa mukha mo. Maniwala kayo sa gobyerno, sumunod lang kayo. Without knowing it, maybe asymptomatic, you pass on your... Eh kung ang hygiene mo sa labas, mabuti, may maskara ka, social distancing, and the washing of the hands, alcohol. Sabi ko nga sa inyo, punta kayo sa gasolina, hindi ako nagpapatawa. Yung pagtubil. Sa kabila naman ng pagsipa ng COVID-19 cases, tiniyak ni Health Secretary Francisco Duque na sapat pa ang kapasidad ng mga ospital. Gayunman, nasa critical risk level na ang Pasay at Malabon, habang nasa high risk level naman ang Makati at San Juan. Muli naman binatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Lenny Robredo kaugnay ito sa pahayag ng Vice Presidente na kailangan munang sumailalim sa health technology assessment ng Sinovac vaccine bago ito gamitin. Giit ng Pangulo at ilang miyembro ng gabinete, recommendatory lamang ang pagsusuri ng Health Technology Assessment Council o HTAC base sa Universal Healthcare Law. Dagdag pa ni Health Secretary Francisco Duque, positibo naman daw ang rekomendasyon ng council sa Sinovac vaccine. Imbis makatulong si Vice President, he muddled up everything. Thereby, I said, creating an uncertainty and doubt in the minds of the people. So, yun ang nagalitan ko. Because we were running against time. Kailangan mabakuna na agad. So I hope that next time, kung wala naman siyang masabi na tama, he just would maybe shut up. Siguraduhin niya muna o hindi magbasa siya. Hindi ako pikon. Galit ako. Galit ko. Hindi naman galit na galit. Talagang gustong pumatay na ito. Galit na. More of an irritation. Nairita ako sa binibitawan mong salita. Hindi ako galit. Isinusulong ng mga babaeng senador ang isang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa kababaihan ngayong may pandemya. Ito ang Senate Bill 2088 o ang Gender Responsive and Inclusive Pandemic Management Bill. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, layo nitong tugunan ng mga problemang kinakaharap ng mga babae. Kabilang dyan ang gender-based violence, kakulangan ng family planning services at ang hindi nababayarang pag-aaruga ng mga babae sa ibang tao. Nabawasan yung family planning services natin dahil napaka-practical na walang masakyan, kulang yung mga staff na available, konting oras lang na pwedeng bukas yung mga family planning clinic, lalo na sa ating mga LGU. At ngayong taon, tuloy, no, some of the effects as monitored, for example, by the Commission on Population or POPCOM, we are expecting 2 million women aged 15 to 49 years old mabubuntis. Wow. Kahit on oo, 2 million more dahil sa mga lockdowns natin.
Isa ang Pilipinas sa mga bansang makakakuha ng pinakamaraming donasyong bakuna mula sa COVAX facility ng World Health Organization o WHO dahil yan sa mataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Magbabalita ang aming correspondent na si Caroline Bonkin. Caroline. Pinky, 4.5 million doses pa ng AstraZeneca vaccine yung inaasahan na darating sa bansa bago yung katapusan ng Mayo. Yan ang sabi ni WHO Representative Dr. Rabindra Abeyesingha. Bukod pa dyan yung 117,000 doses ng Pfizer. Kanina ay sinabi ni Dr. Abeyesingha kung gaano ka-importante itong bakuna. Makikita na raw yung epekto ng pagbabakuna dun sa ibang bansa, kagaya dun sa Israel, na 90% yung ibinaba ng malalang COVID at pagkamatay. Sa report ng Israeli Health Ministry, higit 3 milyon yung nabigyan ng dalawang dose ng bakuna doon at wala pang 1% o 907 lang yung nagkasakit, Pinky.